Bukas daw nakatakda magkaroon ng tinatawag na galactic alignment. Yan ang pangyayari kung saan anim na planeta raw ang makikita sa isa kalangitan. Pero paniwala ng ilan, hudyat na naman daw ito ng katapusan ng mundo. Alamin ang ipapangdetalye sa News to Go ni Mark Salazar. Kapag ang laman ng balita ay gulo sa Middle East o ang kakilakilabot na tsunami sa Japan. Sa mga kwentuhan ng mga nanonood, pirming may magsisingit ng nako, hindi kaya end of the world na. May ganitong poster ka pang mababasa sa daan tungkol sa Judgement Day na may eksakto pang petsa. Nakasaad naman sa Bible yun, di ba? Na malapit na dumating si Lord. 2012 phenomenon daw ang tawag sa ugali ng taong mahilig manakot ng sarili tungkol sa paghunaw ng mundo. Naniniwala naman ako, kaya lang, pag nagdasal ka, maaaring maudlot, maharangan. Wala namang siguro nakakaalam kung kailan talaga mangyayari. Nataon pang may tinatawag na galactic alignment ngayong May 1, 9 at 13. Anim na planeta ang pwede mong makita sa kalawakan bandang alas 5 ng umaga. Pero mabilis na hinirit ng pag-asa, wala itong epekto sa mundo. Malayong masyado sila. Ibig sabihin, hindi ito makaka-epekto sa atin. Yung sinasabing alignment na yun, hindi yan magbabatakan, walang epekto sa atin. Alam mo naman, kapag planeta, samahan mo ng trahedya, Nostradamus at Book of Revelation sa Bible, connect lahat sa Judgment Day. Pero sa turo ng simbahang Katoliko, walang nakakaalam kung kailan ang paggunaw ng mundo. Ang mahalaga, ayon kay Father Arnold Abelardo, ay handa tayo pagdating nito. Kung mag-e-end na ang ating buhay dito sa world, ano ba yung nagawa nating mabuti para sa ating kapwa? Paano ba tayo nabuhay? Mark Salazar, Jimmy.